Hello mga ka-DIY! Welcome back again sa ating SketchUp tutorial. Today, ituturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng roof saka gutter. So, simulan na natin guys. Una, mag-create tayo ng line from here to here guys. And then, iselect natin. Tapos, i-click naman natin guys yung rotate. And then, front view. Dito yung first point natin guys ha. First point. Second point. And then, pwede na kayo magbigay ng slope o yung angle ng roof natin o ng bubong. So, ako, maglalagay ako ng 15. So, ito na yung slope ng bubong ko, guys. And then, kung mapapansin nyo, guys, hindi pa naka-overhang ng 1,000 mm. So, guys, yung 1,000 mm, siya yung minimum requirement para sa overhang ng bubong. And then, i-move natin siya, guys, ng 1,000 mm. So, dito yung first point ko. Second point, type natin yung 1,000 mm. So, ito na. Ito na guys yung 1,000 mm natin na overhang. And then, zoom in. So, yan lang guys ha. And then, gawa naman tayo guys ng structure dito sa palibot ng wall natin. Para ma-enclose na natin yung roof natin dito sa part na to. Papasok lang ako dito guys sa wall natin. And then, gagawa ako ngayon ng line dito. So, ito yung reference line ko. Tapos, magagawa ako dito ng line para hindi lahat ng wall natin mag-extrude or mag-pull up or push up. Pindutin nyo lang ito guys yung tape measure tools. And then, ito yung first reference natin. So, kung nakikita nyo guys, ito yung reference line natin. So, yung dash line. And then, i-click nyo dito guys. Tapos, mag-click kayo ngayon ng line o mag-create kayo ng line. And then, ito. Mula rito hanggang dito. Tapos, pwede nyo nang i-delete guys yung reference line natin. So, ayan guys. And then, ang gagawin natin, ipupush up yung wall na part dito. Okay? And then, type nyo lang guys yung P. Yan yung shortcut dito sa SketchUp, yung P para sa pull. So, kung makita nyo guys, nag-highlight na siya. Ibig sabihin, ready na siya for pull. And then, ayan guys. So, ayan, nakikita nyo. Pwede na yan guys. Pwede nyo nang i-release dito sa part na to. Okay? So, i-release ko na. So, click. Okay na. So, meron na tayo ngayong wall dito para sa roof natin. And then, ang gagawin ko dito guys, gagawa ulit ako ng isang reference line. So, dito guys yung reference line ko. Kasi itong part na to, tatanggalin natin yan. And then, rotate ko lang guys. Gagawa ngayon ako ng structure dito. Dito sa part na to, i-close natin. So, ito lang guys yung magiging reference natin para dun sa structure na yon. So, click natin ulit yung line o i-type yung line. So, L. And then, ito yung reference point. Second point. Third point. And then, i-type ulit yung P para ma-pull natin yung structure dito o yung object dito. And then, ayan guys. I-click nyo lang dito guys. So, ayan. Kung makikita nyo guys, close na yung structure natin dito. And then, pwede na natin i-delete yung mga unnecessary line na katulad nito. So, i-delete ko na to guys. Ayan. So, kung makikita nyo guys, deleted na yung line dun sa part na yon. And then, dito, pwede na natin ulit i-delete yung line na to. So, parang isang buong structure na siya or wall. So, ayan guys. Okay na. And then, gawa naman tayo ng reference line para matanggal itong wall na to. So, line, first point, second point, and then P. So, ayan guys. Highlighted na ulit yung wall. So, i-push lang natin to guys. So, click. And then, click again. So, kung makikita nyo guys yung message on face. So, release. Click again. So, ayan guys. So, ito na yung cut nung wall natin. And then, i-select natin to guys. Tapos, i-delete. And then, itong line na to, i-select nyo din. Tapos, delete. Okay? And then, push ulit para dito sa part na to. So, ayan guys. O, ayan o. And then, balik tayo doon sa kabilang part. Push ulit natin guys. Tulak lang yan. O, ayan. Tulak ulit. And then, gawa tayo ng reference line dito. Hanggang dito. And then, kung makikita nyo guys, nag-cover na siya. Ibig sabihin kasi neto guys, may na-detect si SketchUp na end-to-end point. So, i-delete nyo lang to. Select, delete. And then, type nyo yung P.
para ma-push natin yung structure na to. And then makikita nyo guys, on face, and then click. Tapos ganun din dito guys, select, click, select, click. So okay na guys, eto na yung structure natin para dun sa roof. So click lang tayo sa outside guys para dun naman tayo mag-proceed sa paggawa ng roof. And then line. So sabihin na natin guys, yung thickness ng roof natin is 150. So example lang to guys ha, 150 yung thickness ng roof natin. So type nyo yung 150. And then ayan guys. Tapos gawa kayo ng line dito na 1 meter din. And then ayan guys. Tapos i-click nyo ngayon yung excess line dito. Tapos i-delete. And then gawa ulit kayo ng 150 line vertical. Tapos i-connect nyo siya dito. Ayan. So kung makikita nyo guys, nagkaroon na tayo ng isang object. And then ang gawin nyo, i-select. Tapos i-group. Okay na to guys. And then i-move natin siya ng 1 meter din. So i-type nyo 1 meter. And then pasok tayo sa loob ng object. I-pull naman natin ngayon siya or i-push. Ayan. Ito guys. And then dito. Hinto muna kayo dito guys kasi para magkaroon tayo ng reference line or reference point para dun sa overhang na 1,000. So, click and then push ulit tayo guys. Tapos, 1 meter. And then, hula. Ayan na guys. Meron na tayong simple roof. So, okay na to guys. Kung meron kayo nakikita mga line dyan sa baba, pwede nyo siyang i-delete. So, pasok ulit kayo sa group. Ayan. Delete nyo lang to guys yung reference line. Okay na yan. And then click outside para makalabas kayo sa group. Ayan. Okay na, di ba? So meron na tayo ngayong roof. So mamaya gagawa naman tayo ng gutter. So dito naman guys, ipupull ko naman siya pataas siguro. Magbibigay ako dito ng 500 para matakpan na natin 'to. And then P pull, magbigay ng dimension 500. Okay na. And then gawa tayo ng slab dito para ano na siya guys, concrete, matibay. And then madali lang naman yung guys, rectangle lang to. Rec. And then first point, second point. And then P, push natin ng 100. And then select, i-group natin siya guys. Okay na. And then i-move natin siya pababa. Move natin siya guys pababa ha. Ayan. So kung makikita nyo guys, plus siya. And then move natin siya pababa. Ayan. So tingin ko mga 300 okay na to. Ayan. So ito na yung slab natin na roof sa taas. So okay na guys. So takip na yung structure natin o yung bahay na ginagawa natin. So ang problema na lang natin dito guys, yung gutter. So madali lang din naman yung guys, yung gutter. So ang una, pumunta muna kayo sa front view. Ayan guys. Tapos zoom in. And then gagawa lang tayo dito ng pattern ng gutter. Okay lang yan guys. Kung meron kayong mga prepared na design ng gutter, kahit puso pa yan o ano, okay lang. Nasa senyo yan guys. So go. Bali gawa naman tayo ng line dito guys. So first point. And then bigay tayo ng dimension na 125. So ganun siguro mga 125 guys. And then ito na guys, ito na yung second point natin para dun sa dimension na 125. And then create naman tayo dito ng line na mga 75. And then 25. Tapos 15. And then 10. 25. So okay na siguro to guys. Bahala na kayo dun sa ibang design na gusto nyo para sa gutter. And then ayan guys, kung makikita nyo na close na yung line natin. So ang gagawin natin dito guys, yung offset. So ito yung offset. And then itapat lang natin dito guys sa gitna. So ayan o. Click. Ayan, kung makikita nyo guys, meron siyang offset pattern. So okay lang yan guys, kahit anong thickness, for reference lang naman, pwede nyo naman itong baguhin. Okay lang yan guys. So release. So click. Okay. So ayan guys, meron na tayong itsura ng gutter. And then i-click ulit natin guys para ma-delete yung sa loob. Yan. So okay na guys ha.
meron na tayong gutter. So ngayon, ang gagawin natin, tatanggalin natin itong top portion. So line lang ulit tayo, guys. First point, second point. And then, select nyo yung line dito sa top portion, delete. Okay na yan, guys. And then, select ulit yung gutter natin. Tapos, right click, group. Okay na. So, kung makikita nyo, guys, meron na tayong gutter na pattern. So, ang gagawin natin dito, guys, imumove ko siya sa gitna. And then, gagawa ulit tayo ng line para maging fat niya. Kasi, i-extrude natin siya by fat. Okay? And then, mumove ko siya, guys, dito sa gitna ng roof natin. So, hanapin nyo lang, guys. Mag-highlight naman yung bilog. Bilog yun dito eh. Asa na yun? So, ayun. Ito na, guys, yung midpoint ng roof natin. So, i-click nyo lang dito, guys. And then, itong gutter na to, imumove natin siya palep na mga 20mm. So, i-select nyo lang yung gutter natin and then move natin palep. Tapos, magbigay tayo ng dimension na 20. Ayan. Okay na yan, guys. Kasi mamaya, gagawa na tayo ng line dito paikot sa roof natin para maka-extrude yung gutter natin. Okay? So, pasok ngayon tayo, guys, dun sa gutter natin. So, ayan, guys. Nasa loob na tayo ng gutter pattern natin. And then, gawa tayo ng line dito sa part na to para maging pat niya. So, first point. And then, ayan, hanggang dito, guys. I-straight nyo lang. Mag-highlight yan. Ayan. And then, line ulit dito. And then, gawa tayo ng line dito. Ayan, guys. Tapos, i-move nyo na, guys. Para hindi magkaroon ng connection yung mga line natin. Kasi, makikita nyo mamaya kung paano yung magiging itsura nung gutter natin. Maganda to pag extrude na siya paikot. Okay? So, i-move na natin ng 20. And then, line tayo ulit dito. So, sundan nyo lang, guys, yung ano angle or yung slope ng roof natin para makagawa tayo ng pattern para sa extrude. So, 20. And then, line ulit tayo dito, guys. Second point. Tapos, move na natin ng 20. Okay. So, meron na tayong line. So, ang gagawin natin dito, guys, ipag-connect-connect na natin siya. So, gawa lang ulit tayo ng line. Line dito. And then, line ulit dito. So, ayan, guys. Makikita nyo, connected na sila lahat. Ayan. Makikita nyo mamaya, maganda yung kalalabasan ng gutter natin. So, i-connect ko lang sila, guys, lahat, ha. So, ayan. Tapos, i-trim nyo lang, guys. Sa kabilang side ulit. Ayan. Select. Select ulit yung mga excess line. So, dito na lang. Last part. So, ito. And then, line ulit tayo dito. Ayan. So, select. Select. Okay. So, ito na, guys. Nakagawa na tayo ng fat para dito sa gutter natin. And then, pupunta kayo dito sa tools. Hanapin nyo yung follow me. And then, select nyo yung gutter natin. Ayan. Nakikita nyo, guys. Nag-highlight siya. Tapos, select. And then, itapat nyo lang dito yung pointer natin dito sa line na ginawa natin. Kung makikita nyo, nag-highlight siya ng red. So, ayan. Zoom out. Tapos, ayan, ganito lang, guys. Pasunurin nyo lang siya sa mouse. Ayan, okay lang yan. Medyo makulit lang to, guys, ha. Konting pasensya lang kasi minsan dito sa part na to, hindi siya nagdudugtong. So, kailangan ng konting kiliti dito, guys. Ayan, ito na. Konti na lang, guys. So, dito. So, asa na yon? Ayan, kung nakikita nyo, guys. Sabi ko sa inyo, eh. Makulit lang to, eh. Ayan, no. Kung makikita nyo, ang ganda nung kinalabasan nung gutter natin, 'di ba? Ang ganda ng design. So ito pa. Oh, ayan, dito 'yan. Dito lang tayo nagkakaroon ng problema eh. Asa na 'yon? 'Yan. So itapat nyo na kagad doon, guys, and then i-close. So ayan, guys, tapos na 'yung gutter natin. So ito na 'yung gutter na ginawa natin. So kung makikita nyo,
Ayan. Tuloy-tuloy siya doon sa ginawa nating pot. So, huwag kayong mag-alala guys kung meron mga open area to. Pwede nyo naman ulit itong hilahilahin, ipantay dito sa endpoint ng gutter o dito sa edge mismo ng gutter na ginawa natin. So, ayan guys. Kung makikita nyo, di ba? Ang ganda nung gutter natin. So, ayan o. Sakto-sakto yung design natin yan guys. Maganda yan. So, ito na yung tutorial natin about sa gutter and roof. So, kung makikita nyo na rin guys, yung ginagawa natin na bahay, so ayan, nagkakaroon na siya ng itsura. So, maganda na siya guys. And then, bago matapos itong tutorial natin about dito sa gutter and roof, papakita ko muna sa inyo guys yung ginawa ko na design. So, ito guys, kung makikita nyo, halos similar siya dun sa ginawa natin. Kung mapapansin nyo guys, naglagay na rin ako ng backod, footstep. And then, kung makikita nyo, may grass. So, ito, meron na rin ako mga precast dito. And then, ayan guys. Kung makikita nyo, halos patapos na siya. And then, punta naman tayo sa loob. Papakita ko sa inyo yung loob nitong ginawa ko. And then, ayan guys. Kung mapapansin nyo, ito yung mga door natin sa loob. And then, punta naman tayo sa sala. Ayan. Kung mapapansin nyo din guys, meron na rin akong design ng ceiling natin. Ang kulang na lang dito guys, yung mga furniture, kitchen, and then yung mga sa toilet. Ayan. Yun na lang mga kulang natin guys para ma-final na natin to. So, ayun na nga guys. Sana nag-enjoy kayo dito sa tutorial natin. And then, kung hindi ka pa subscriber nitong channel natin, aba, huwag ka na magpahuli sa ating tutorial. So, click mo na yung subscribe button and then kita-kita tayo ulit sa next tutorial. Bye and ingat. God bless guys.